Pagbasa mula sa aklat ni Job. Dumating ang panahon na ang mga anghel ng Diyos ay humarap sa Panginoon at kasama si Satanas. Tinanong ito ng Panginoon, "Ano ang gawain mo ngayon?" "Nagpaparoot pa rito sa lahat ng sulok ng daigdig," sagot ni Satanas. "Napansin mo ba ang lingkod kong si Job?" tanong uli ng Panginoon. "Wala siyang katulad sa daigdig. Malinis ang kanyang pamumuhay. Siya'y mabuting tao, may takot sa akin, at hindi gumagawa ng masama," dugtong pa ng Panginoon. Sumagot si Satanas, "Si Job kaya ay matatakot sa iyo ng walang dahilan? Bakit nga hindi siya matatakot sa iyo gayong pinagpala mo siya? Iniingatan mo pati ang kanyang sambahayan at ari-arian. Subukin mong huwag siyang pagpalain. Bagkos ay sirain ang lahat niyang tinatangkilik kung di ka niya sumpain." Sinabi ng Panginoon kay Satanas, "O sige, gawin mo ang gusto mo sa kanyang mga ari-arian, huwag mo lang siyang sasaktan." At si Satanas ay umalis sa harapan ng Panginoon. Isang araw, ang mga anak ni Job ay nagkakainan at nagiinuman sa bahay ng pinakamatanda sa magkakapatid. Di kaginsa-ginsa, humahangos na dumating kay Job ang isa niyang tauhan. Sinabi nito, "Kasalukuyan po naming ipinag-aararo ang mga baka at nanginginain naman ang mga asno. May mga dumating na mga sabeyo. Kinuha po nila ang mga baka at asno. Pinatay pa po ang aking mga kasama. Ako lamang po ang nakatakas." Hindi pa ito nakatatapos sa pagbabalita ng may dumating pang isa. Sinabi naman ito kay Job, "Ang mga tupa at mga pastol ay tinamaan po ng kidlat at namatay na lahat. Ako lamang po ang nakaligtas." Umuugong pa halos ang salita nito'y may dumating na naman. "Sinalakay po kami ng tatlong pangkat ng mga kaldeyo. Kinuha nila ang lahat ng kamelyo at pinatay ang mga pastol. Ako lamang po ang nakatakas." Hindi pa siya halos nakatatapos magsalita, may dumating pang isa at ang sabi, "Habang ang mga anak ninyo ay nagkakainan at nagiinuman sa bahay ng pinakamatanda nilang kapatid, hinampas ng napakalakas na hangin ang bahay at bumagsak. Nabagsakan po silang lahat at namatay. Ako lamang po ang natirang buhay." Tumindig si Job, pinunit ang kanyang damit at nag-ahit ng ulo. Pagkatapos, nagpatira pa siya sa lupa at nagpuri sa Diyos. Ang sabi niya, "Hubad akong lumabas sa tiyan ng aking ina, hubad din akong babalik sa alabok. Ang Panginoon ang nagbibigay, siya rin ang kukuha. Purihin ang Panginoon." Sa kabila ng mga pangyayaring ito, hindi nagkasala si Job, hindi niya sinisi ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Daing ko'y iyong dinirinig tuwing ako'y humihibik. Dinggin mo po, Panginoon, ang tapat kong panawagan. Poon ako ay dinggin mo sa daing ko na tulungan. Pagkat ako'y taong tapat, di nandaya kailanman. Kaya ako'y sumasamong dalangin ko ay pakinggan. Daing ko'y iyong dinirinig tuwing ako'y humihibik. Hahatol ka sa panig ko sa pasyamong ibibigay, pagkat iyong natatanto ang tunay na katwiran. Ang tibukin ng puso ko ay lubos mong nababatid. Sa piling ko naroon ka't kahit gabi nagmamasid. Ako'y iyong siniyasat na sumpungan mong matuwid. Tapat ako kung mangusap ang layunin ay malinis. Daing ko'y iyong dinirinig tuwing ako'y humihibik. Ang daing ko, Panginoon, ay lagi mong dinirinig, kaya ako'y dumudulog at sa iyo humihibik. Sa amin ay ipadama yaong banal mong pag-ibig, sa piling mo'y ligtas kami sa kamay ng malulupit. Daing ko'y yung dinirinig tuwing ako'y humihibik. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas.
Noong panahong iyon, nagtatalo-talo ang mga alagad kung sino sa kanila ang pinakadakila. Batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa tabi niya. At sinabi niya sa kanila, "Ang sino mang tumatanggap sa batang ito alang-alang sa akin ay tumatanggap sa akin, at sino mang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang pinakaaba sa inyong lahat ay siyang pinakadakila." Sinabi ni Juan, "Guro, nakita po namin ang isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng pangalan ninyo. Pinagbawalan namin siya sapagkat siya hindi natin kasamahan." Ngunit sinabi ni Jesus, "Huwag ninyo siyang pagbawalan sapagkat ang hindi laban sa atin ay kapanig natin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ito ang ating reflection para sa September 28, 2020, Monday. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po ulit sa isa na namang edisyon na Salita ng Diyos, Salita ng Buhay. Ako po ang inyong lingkod na si Father Herbie Santos from the Diocese of Cubao. Sa larangan po ng business, kung nais natin maging successful, kailangan nating talunin ang kompetisyon at mawala ang mga karibal. Halimbawa, kapag ikaw ay nagkaroon ng sushi bake business, eh kailangan para kumita, ikaw ang pinakamasarap na sushi bake. Kaya nga sinasabi nila, "This is the greatest sushi bake," kumbaga. At sasabihin mo sa mga tao, "Oh, wag na kayo mag-order sa iba. Dito na kayo mag-order sa akin kasi ang produkto ko ang pinakamasarap." At ginagawa natin yon para maging successful. Kaya in business, competition is normal. Ang malungkot sa ating mga tagasunod ni Kristo, minsan, dinadala natin ang ganitong mentality sa paglilingkod sa Diyos. Meron pa rin tayong competition. Masdan yung alagad ni Jesus. Nangungumpetensya rin sila sa isa't isa. Sabi ng ating ebanghelyo, noong panahong yon, nagtatalo-talo ang mga alagad kung sino sa kanila ang pinakadakila. At ang mas malala pa rito, meron pang mga taong labas sa grupo nila na tinuturin din nilang karibal. Yung mga nagpapalayas din ng demonyo sa ngalan ni Jesus kahit na hindi nila katropa. Kaya tinuring sila ni Juan bilang panganib, bilang threat. Kaya sinumbong niya kay Jesus. Bakit? Para pagbawalan ni Jesus sa mga ito. Pero ano ang sagot ni Jesus? Bakit mo pipigilin ang mga nakakatulong sa mga tao? Ang hindi laban sa atin ay kapanig natin. Ano po ang puntong gustong iparating sa atin ni Kristo? Walang lugar ang pangungumpetensya sa mga tagasunod ni Kristo. Nagtutulungan tayo para mapaglingkuran ang mga taong maliliit sa mata ng mundo. Kaya mas maraming tumutulong, mas maganda. Minsan po, meron isang paring nagkwento sa akin na sa kanyang parokya daw, hindi makausad ang music ministry. Tinanong ko siya kung bakit. At kinuwento niya, sabi niya, magagaling naman yung mga choir sa kanyang parokya. Pero walang nangyayari sa ministry kasi nangungumpetensya sila sa isa't isa. Siguro nadala nila yung mentality ng mga choir competitions, no? Pero ang nangyari, dinala ito sa loob ng simbahan. Kaya yung mga choirs, hindi sila nagbabahagi ng mga pyesa sa isa't isa. At tuwing kakanta sila, parang concert na nagpo-perform, no? Hindi na maka-join ang mga nagsisimba at nanonood na lang. Ayaw sumunod ng ibang choir sa head ng music ministry dahil yung coordinator ay galing sa kabilang choir. Sabi sa akin ng pare, bakit hindi nila naiintindihan na ang kanilang role ay hindi para maging sikat na choir, kundi para matulungan ang mga taong makadasal ng husto sa misa? Bakit hindi nila na-realize na kapag nagtutulungan sila, mas makabubuti para sa lahat?
Alam niyo po ngayong panahon ng pandemya, kung kailan lahat ay online, makikita natin yung iba't ibang pare na nagsasalita sa social media. Kaya maraming mga gospel reflections sa internet ngayon. At ang panganib ay tignan ang lahat ng ito bilang mga competitor. No? Kung sinong pinakamaraming views, pinakamaraming likes at followers, siya ang pinakadakila, siya ang pinakasikat. Pero hindi ko po makalimutan, no? Nung sinabi ni Father Luciano Filoni dun sa National Media Convention na kahit na yung page niya na Almosalita, ang isa sa mga pinakasikat na Facebook pages, sabi niya sa lahat, kung meron kayong Facebook page ng reflections ng gospel, ipadala niyo sa amin at ipopost namin sa aming Facebook page. Kasi hindi tayo nangungumpetensya. Tayo lahat ay nagtutulungan. Kung mas maraming matutulungan, mas mabuti. Kung mas maraming makapagninilay sa salita ng Diyos, mas maganda. Kaya ano po ang tanong para sa ating ngayon? Magandang tanongin natin ang ating sarili. Kaya ko bang makita ang kapwa ko hindi bilang karibal, kundi katuwang sa paglilingkod sa Diyos at sa kapwa?